Gusto ko sana kayong i-date ni Ara. Para makapag-bonding naman tayo. I want us to have a fresh start. Okay ba sa inyo yun? Anong nalalaman mo sa mga sekreto ni Bella? Wala akong alam sa sinasabi mo. So how does 100,000 sound to you? Kapalit na mga nalalaman mo. Mamita! Huwag mo kong matawag-tawag na mamita! Wala kang karapatan dahil alam ko na yung totoo na isa kang fake at impostor! Masama ang kutob ko ah. Baka man alam na si Gwen sa sikreto natin? Tawagan mo si Elton. Ayoko mabulilyaso ang mga plano natin. Hindi ako papayag. Kawatan ka naman kagaya ng lolo't lola mo, di ba? Ano pa ba dapat kumalaman sa'yo, Bella? Hindi na epekto sa akin yung pagdadrama mo? Eh, hindi po ba sumunod sa inyo? Umalis po kanina pa. Wala pa rin kasi siya dito eh. Kanina pa namin siya hinihintay. Ano na naman kayang ginawa ng batang yon? So, Jonah pala ang pangalan mo. Maawa ka naman sa kanya. Kami na ang tatanggap ng parusa. Hindi! Sama-sama kayong magbabayad sa mga pinaggagawa ninyo. Isama na rin natin yung Elton na yun. Tukal siya naman ang pinagbulan ng lahat ng to, di ba? Ang daya mo dun, Tito. Ah. Ang galing mo. Ah. Warning nga eh. Ikaw, mawala ka bang baon? Mama, okay ka lang po ba? Pasensya na, pero hindi ko kasi mapigilang hindi mag-alala para kay Bella. Kanina pa kasi siya nakaalis, pero nagtataka ako kung bakit hanggang ngayon wala pa rin siya dito. Roselle, baka namang merong valid reason si Bella, kaya huwag ka muna mag-isip ng negative thoughts, okay? Hindi ko kasi mapigilang hindi maisip yung nangyari dati. Nung nawala si Bella, Ma, huwag po kayo mag-isip ng ganyan. Hindi na po mangyayari yun ulit, ha? Baka po, paparating na po yun. Baka si Bella na yun, Ma. Hello? Gwen? Nandyan na ba kayo sa ice cream parlor? Oo, nandito kami. Hinihintay pa rin namin si Bella. Kasama ko siya ngayon. Really? Bakit? May kailangan kang malaman tungkol sa batang to at sa mga lolo't lola niya. Gwen, anong sinasabi mo? Pupunta nga kami dyan. Hintayin mo na lang kami. Dahil gusto ko, si Bella mismo ang magsabi sa'yo ng totoo. Magdasal-dasal na kayo. Dahil pagkatapos malaman ni Roselle lahat ng kagaguhan nyo, tatawag na ako ng pulis para hulihin kayo. Hindi man lang kayo naawa. Ha? Bakit ako maaawa sa inyo? Eh, mga manluloko kayo. Mga kriminal kayo. Kaya dapat lang sa inyo mahuli. Lolo, Lola. Huh? Well, well, well. Mabuti naman at nandito ka. Kompleto na ang pamilyang manloloko. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Kinakabahan ako sa tono ng pananalita ni Gwen. Parang may gulo na naman na ata. Ma, huwag po kayo mag-isip ng negative. Oh, yan na sila. Gwen! Uy, bakit? Ano problema? Mama. May sasabihin sa'yo si Bella. Go, magpaliwanag ka na. Bella, anak, ano yun?
Mama. Ano yun, Bella? What is it? Tell me. Mama, kasi papunta na rin po talaga ako dito, pero hinarap po ako ni Mamita Gwen. Dahil may natuklasan ako. Roselle, niloloko ka nilang lahat. Anong ibig mong sabihin? Hindi talaga ako binugbog, Roselle. Sinabi ko lang po yun para makakuha ng pera sa inyo. Ho? Ma'am Roselle, may utang po kami. Malaki. Sukul na kami. Kaya nag-imbento ako ng kwento. Ako ang bumugbog kay Aji. Para na sa ganon, pag naawa ka sa amin, bibigyan mo kami ng pera. Kaya nagalit po ko kina lolo at lola nung nalaman ko po yun. Narinig kami ni Mamita Gwen, kaya napilitan po ako magsabi ng totoo. Pero bago pa kita matawagan, nakaalis na yung dalawang matanda. Aalis na lang daw sila para wala ng gulo. Pero nagpanik po ako, Mama, kasi ayoko po mawala kay na lolo at lola. Kaya sinundan namin yung taxi na sinasakyan nung matatanda. Ako nga pala yung nag-drive sa kanila hanggang sa masundan namin sila dito. Yes. Naharang namin sila just in time. Pinaliwanagan ko sila na huwag naman sila basta-bastang umalis. Ikaw pa rin ang magdedesisyon. Roselle, huwag mo kami ipapulis. Niloko ka namin. Hiyang-hiya kami sa'yo. Gusto na nga lang naming lumayo eh. Oh. Lola, hindi po pwede. Mama, please po, ayoko pumalayo kay na lolo at lola. To say, magaling ka, Elton. Napaniwala mo kaming lahat na si Bella tong babaeng to. Pero hindi pa rin kami nagtagumpay. Nabisto mo kami. I know. Baka pwede natin pag-usapan ito bago pa dumating si Roselle. Sige na, sige na. Alam ninyo, hindi naman kami talaga masama. Kaya lang nagipit lang kami, kaya namin nagawa yun. Handa kaming gawin ng lahat. Huwag mo lang kami pakulong. Parang awa mo na. I'm so sorry, but there's nothing you can do para magbago yung isip ko. Unless... Kung isusumbong ko kayo kay Roselle, ano nga ba magiging pakinabang ko doon? Makukulong lang naman kayo, di ba? Pero ako, mananatili ako sa kinalalagyan ko. Pero, kung gamitin ko yung opportunity na to, yung panloloko ninyo, baka pwede ko pang makuha lahat ng gusto ko. Ay, oo. Especially, ang stressful na rin ang relationship niyo ni Roselle. Kaya kayong apat, makinig kayo sa akin. Dahil may plano ako. Mama, please po, nagmamakaawa po ko sa inyo. Huwag niyo po ko ilayo kina lolo at lola. Pero, napakasama ng ginawa natin. Pero kung wala ka ng tiwala sa amin, tanggap naman namin. Kung gusto niyo po kaming ipapulis, sige po, ako na lang po. Lolo naman!
Ako, pasensya na. Naging marupok kami. Ay, hindi namin dapat niloko ang mama mo. Hindi. Mama, please po. Please po, tulungan niyo po ako. Huwag niyo po sila ilayo sa akin. Nakikiusap po ako sa inyo. Please po. Bella, anak, huwag kang mag-alala. Walang makukulong at wala rin aalis. Talaga po, Mama? The mere fact na inamin niyo ho yung pagkakamaling ginawa niyo, sapat na ho sa akin yun. Kakalala po. Hindi na po kami nababagay sa pamamahay po ninyo, Roselle. Ang mahalaga ho, inamin ninyo yung pagkakamali ninyo at humingi ho kayo ng tawad. Roselle, alam kong wala akong karapatan. Pero sigurado ka ba sa desisyon mo? Pera lang yun. Madaling palitan. Pero ang relasyon ni Bella sa mga taong nagpalaki sa kanya sa mahabang panahon, mahalaga sa akin yun. At kahit papano utang na loob ko sa inyo na nakakasama ko si Bella ngayon. Thank you po, Mama. Thank you po talaga. Ang mahalaga, buo pa rin tayo. At hindi na tayo maghihiwa-hiwalay pa. Hindi pa rin malinaw sa akin. Paano niyo napalabas na ang DNA ni Bella ay DNA ni Jonah? Galing talaga kay Bella ang specimen. Eh paano naman kayo nagkaroon ng specimen ni Bella? Napunta sa amin si Bella nung nawala sila. Dalawang bata silang dumating. Si Bella at si Jonah. Magkasing edad sila. Inalagaan namin si Bella. Pero nagkasakit siya. Hindi namin nakakayanang ipagamot si Bella, kaya namatay siya. So meaning, wala na talagang totoong anak si Roselle. Patay na siya. Kaya ako naisip na pagpanggapin si Jonah bilang Bella. At dahil konektado ako sa show ng Together Again, madali ko nang nagawa ng paraan ng lahat. Hanggang sa mabisto mo yung sekreto natin. I have to say, magaling kayo. Eh kaya lang nagpabaya kayo dahil may nakaalam na mga kalokohang pinaggagawa ninyo. Paano nga bang gagawin natin doon kay Eric? Huwag ka na mag-alala doon. Pera lang naman katapat mo. Di pa rin ako makapaniwala na magkakasabot na tayo ngayon. Ang akala ko nga concern ka, yung pala. Don't push it. Kasama ko kayo sa mga plano. Pero hanggang doon lang ang magiging relasyon natin. Naintindihan niyo? Teka, paano naman po ang hatian? Hatian? Anong pinagsasasabi mo? Wala kayong karapatang mag-demand sa akin. Dahil kung hindi nyo gagawin lahat ng sinasabi at inuutos ko sa inyo, alam nyo na kung ano mangyayari, di ba? Sama-sama kayo sa kulungan. Alam naman namin yun. Pero hindi naman pwedeng wala kami mapapala sa plano mo. Oo naman. Don't worry. Madaling naman akong kausap. Hindi kayo mawawalan. You have my word.
higit pa sa inaasahan ninyo. At kapag naging successful yung plano natin, isasama ko kayo sa pag-angat ko. Basta ito yung tatandaan ninyo. Hindi kayo kikilos nang hindi ko nalalaman. Mga utos ko lang ang gagawin ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Hmm? Kaya sige, ipagpatuloy nyo lang yung ginagawa ninyo, pagpapanggap. Hayaan natin na mas mapalapit si Roselle dyan kay Bella. At kapag hinog na, sabay-sabay tayo nga ani. Sabay-sabay din nating aabutin lahat ng pangarap natin. Ayan, nice posing. Ito. Ay, ang ganda. Wacky naman, wacky. Okay, daba. Yan. Iyon! Patingin dito? Patingin yan? Ang ganda ng picture ko sa inyo. Ang image model talaga. Nakakatawa naman. Galing mo naman kumuha dito. Ang cute. Bella, anak, is everything okay? Iniisip mo pa rin ba yung nangyari kanina? Medyo affected pa rin po ako, Mama. Di ba sinabi ko naman sa'yo, anak, pera lang yun. Mas mahalaga ka pa rin sa akin. Oo nga, Bella. Tsaka mag-move on na tayo para makapagsimula na tayo ulit. Pwede bang huwag ka muna mangyalam? Bella? Mama naman kasi. Kunwari concerned siya, pero ang totoo, natutuwa siya na napahiya na naman ako sa inyo. Bella, wala namang ganun. Mama, sama-sama na po ng tingin niyo sa akin. Pangamagna na ako kami, mga manloloko. Mabuti pa, maiwan muna namin kayo. Para, halika. Sige po, labas po muna kami. Sama-sama na po ng tingin niyo sa akin. Na anak, that's not true. Sa'yo po wala, pero kay Ara, alam ko po na masama ang iniisip niya. Anak, hindi ganyan mag-isip si Ara. Hindi ganyan ang kapatid mo. Mama, nagbabait-baitan lang naman siya eh. Alam ko, hanggang ngayon, sinisisi pa rin niya ako sa mga nangyari. Na ako ang nagdadala ng kamalasan sa buhay niyo. Bella, anak. Walang sinasabi o iniisip si Ara na ganyan. Paano kayo magkakasundo ng kapatid mo kung laging ganyan ang iniisip mo tungkol sa kanya? Ewan ko po. Pinipilit ko lang naman po talaga makisama para sa'yo. Well, Bella, don't do it for me. Gawin mo to para sa inyong magkapatid. Hindi para sa akin. Busit ako sa araw na yun kagabi. Pero kailangan ko makipagplastikan. Tama. Abe, yun ang bilin sa iyo eh. Ni Gwen. Dapat lang sumunod ka. Kaya makipag-cooperate ka. Tayo. Pero ano po sabi ni Kuya Elton? Umukay po ba siya sa kasunduan? Maayos naman daw. Okay naman daw. Madali na naman kausap si Gwen. Madali kausap? Sabi mo, Tuso! Wala naman tayong choice. Nabuking niya tayo eh, kesa naman po mawala lahat ng pinaghirapan natin. Kaya kailangan natin sumunod sa kanya. Tama. Kailangan sumunod tayo sa lahat ng plano niya. Dahil tayo rin naman ang makikinabang. At higit sa lahat, magiging masaya tayo. Ah! O, Ana? Eh,
palambing mo na ako. Palitan mo muna itong ano ko. Ano nga, ikaw'y umupo na dito. At ayusin mo yan. Sakit, masakit ba? Sa ganda ng... Kaya, kukunin ko yung pampalit. Gamot na nilagay mo, mukhang... Oo. Gagaling ako kagad. Huwag na, ikaw oh. Naman. Baka hindi nga, Ay, kukunin ko yung pandikit. Talaga ba? Tiwala ka na sa mga taong yun? What if hindi sila nagsasabi ng totoo? What if pinatay talaga nila yung totoong Bella? Wala na akong pakialam kung paano namatay yung totoong Bella. Hindi ko na concern yun. Kung sa bagay, parang ikaw na rin naman yung pumatay kay Bella. Nung pinakidnap mo siya, kung saan-saan siya napadpad, edi hindi mangyayari lahat ng to. In a way, ikaw ang responsible. Baka mapatay ka ni Roselle pag nalaman to. Unfortunately, hindi niya malalaman yun. Mamamatay siya nang walang kamalay-malay. So, anong plano? Ipagpatuloy lang ni John ay pagpapanggap niya bilang si Bella. Utuin niya si Roselle. Paniwalain niya si Roselle sa isang kasinungalingan. Hanggat sa isalin sa kanya ni Roselle lahat ng kayamanan niya. Pero paano yon? Kapag nasalin na lahat ng kayamanan ni Roselle kay Bella, paano makukuha? Ano ka ba naman? Siyempre may plano rin ako dyan, no? Believe me, pinag-isipan ko lahat to. Pero kailan mangyayari lahat ng yan? Soon. But first things first, kailangan muna natin dispatchahin yung isa. Sino? Sino pa ba? E di yung ampon, si Ara. Kailangan walang kahati si Bella sa kayamanan ni Roselle. Malinaw na ba yung plano ko? Malinaw naman po. Eh, hindi ba delikado? Yun din ang inaalala ko. Paano kung masaktan si Jonah? Wala na bang ibang paraan para madispatcha si Ara? Ito na yung pinakamadali at pinaka-effective na alam ko. Kilala ko si Roselle. Dito natin siya pwedeng tirahin. Teka nga, bakit ba nga arte nyo ngayon, ha? Di ba matagal nyo naman ang ginagawa to? Mga con artists kayo, di ba? Sanay na kayo sa mga ganito? Kung gusto nyo ng mas malaking opportunity, dapat handa kayong magsakripisyo. Oo naman. Ayaw lang naming mapahamak si Jonah. Baka mas may malaking problema. Eh kaya nga, tatantsahin ni Jonah lahat ng galaw niya. Oh, practicein mo na. Para calculated mo na lahat ng next move mo. Pero hindi ko pa nasusubukan eh. Aba dapat magdesisyon ka na. Gusto mong patunayan na karapat-dapat ka, di ba? Kaya kakayanin mo ba lahat ng sakripisyo para sa mga pangarap ninyo? Hmm? Ano? Kaya mo ba, Jonah? Roselle, excuse me. May bisita ka. Dalawa sila. Roselle, remember the concert I've been telling you about? Di ba may dinner tayo? Dinner with investor, yung sinabi ko sa'yo. Pumunta na kayo sa kwarto ninyo at magbihis at magayos na inyong mga sarili. Talaga po? Magkakasundo pa kaya yung mga anak ko? May mga bagay kasi na di natin pwedeng ipilit. Bakit? Napapagod ka na ba? Ako ang anak? Ako yung kadugo? Tapos pantay lang tayo sa lahat ng bagay? Bella, ano ba? Ay, minsan nga masigit ka pa eh! Katulad niyang damit na yan? Tanggalin mo yun. Bella, ano ba? Kubarin mo! Kubarin mo! Ano yun?